ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay inako niya't hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, ang pinakamataas na uri ng panalangin. Sa araw na ito, ginugunita natin si San Roque, tagapagpagaling. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagkauliran at pag-aampon ng mga banal ay inilaan mo para sa para ang kahinaan namin huwag humadlang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan. Ipagkaloob mong kaming nagpaparangal sa pagsilang ni San Roque sa kalangitan ay makatulog sa iyo sa pagtalunton namin sa kanyang pinagdaanan. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Noong mga araw na iyon, si Moises ay umahon sa bundok ng Nebo, sa ituktok ng Pisga, sa gawing silangan ng Jericho. Doon, ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain, mula sa Galaad hanggang Dan, ang buong Neptali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang buong lupain ng Huda hanggang sa kanluran, ang Negev at ang kapatagan. Sa makatuwid ay ang lungsod ng mga palaspas hanggang Zoar. Sinabi sa kanya ng Panginoon, iyan ang lupain na aking ipinangako
sa iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon. Inilibing siya ng Panginoon sa isang lambak sa Moab sa tapat ng Beth Peor. Ngunit ngayon ay walang nakaaalam ng tiyak na lugar. Siya'y 120 taon nang mamatay, ngunit hindi lumabo ang kanyang paningin. Ni hindi nang hina ang kanyang pangangatawan. 30 araw siyang ipinagluksa ng Israel. Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayahan sa pamamahala pagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang mga kamay nito. At sinunod siya ng mga Israelita. Ginawa nila ang lahat ng utos ng Panginoon. Sa Israel ay wala nang lumitaw na propetang tulad ni Moises na naging tapat at nakakausap ng tuwiran sa Panginoon. Wala ring nakagawa ng mga kababalaghang tulad ng ipinagawa sa kanya ng Panginoon sa Ehipto, sa harapan ng Faraon at ng mga lingkod nito. Wala ring nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayan Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay papurihan. Ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang Diyos ay papurihan. Ang buhay ko'y kanyang bigay. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Ang Diyos ay papurihan. Ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Lapit at makinig. Ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Noong ako'y balisa, ako ay dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Magsitayo na po ang lahat. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinlan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa panghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maganda pong alalahanin natin na bilang mga tao, tayo pong lahat ay may kakayanang makipag-ugnayan sa isa't isa. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay kayang magkaroon ng relasyon sa bawat isa. Dahil ang bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos para makipag-ugnayan sa bawat isa. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang aking pagninilay sa tanghaling ito? Dahil po sa dulo ng ating ebanghelyong napakinggan sa araw na ito, sinabi ng Panginoon, "Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Sa bawat pagtitipon ng isa o dalawa, naroon ang presensya ng Diyos. Mga kapatid, sa buhay pananampalataya natin, tayo din naman ay may mga pagkakataong nananalangin tayong mag-isa. Meron din man hong mga pagkakataon na minsan mas pinipili natin mag-isa na lamang magdasal. Dahil minsan mas magandang makausap ang Diyos ng sarilinlan. Pero mapapansin natin sa mga pagdiriwang natin sa loob ng simbahan, ang ating mga panalangin ay hindi lamang pangpasarili. Kundi yung ating mga panalangin ginagawa ay para sa isa't isa, para sa pangkahalatan. Bakit? Para hindi rin tayo maging makasarili. Para hindi lang sarili yung ating iniisip. Hindi lang yung sariling kagustuhan ang laging namumutawi, kundi para magkaroon din ng pagkakataong na tayo ay may kakayanang makipag-ugnayan. Ibig sabihin, alam din natin ang pinagdaraanan ng bawat isa. Kaya nga, mapapansin natin, yung ating mga panalangin sa loob ng simbahan may pangkalahatan. Pagkatapos ng homilya, may panalangin ng bayan. Ano yung pinagdadasal natin sa panalangin ng bayan? Ang bansa, ang ating komunidad, ang mga namayapa na,
ang may ang mga panalangin na ito ay hindi pang makasarili, kundi panalangin para sa ilan. At ano po ang tinuturo nito sa atin, mga kapatid? Na ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi lamang isipin kung ano ang nakakabuti para sa kanyang sarili, kundi ang buhay ng isang Kristiyano ay isipin kung ano ang nararapat at mabuti sa nakakarami. Mga kapatid, ang buhay ng mahal na pong Jesus Nazareno kailanman hindi naging makasarili. Bakit? Dahil nung inalay ni Jesus ang kanyang buhay, ano ang kanyang nasa puso at isip? Iligtas ang sanlibutan. Iligtas ang bawat isa sa atin. At kung ganun na lamang ang disposisyon ng mahal na pong Jesus Nazareno, tayong sumusunod sa Kanya, kailanman hindi dapat maging makasarili. Bagkus, isipin kung ano ang makabubuti sa kanakararami. Kuno ang magbibigay ng kaayusan sa nakararami. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, magandang tingnan yung ating mga sarili. Magandang tingnan yung ating mga puso. Alam niyo po, isang bagay po na tila nawawala sa atin sa panahon natin ngayon, alam niyo po kung ano? Yung malasakit sa kapwa. Tila nawawala na yung malasakit. Bakit? Dahil nga may mga pagkakataon na kapag okay na tayo, wala na tayong pakialam sa iba. Nakakakain naman ako ng tatlong beses sa isang araw, wala na akong pakialam doon sa mga taong hindi nakakakain ng maayos. May maayos naman akong tahanan, wala na akong pakialam sa mga taong walang masilungan. Tila nawawala yung malasakit. Pero sa taong marunong sumunod kay Jesus, hindi mawawala kailanman ang malasakit sa kapwa. Ang malasakit tumulong sa kapwa. Ang malasakit na magbahagi ng pagmamahal sa kapwa. Dahil walang sumusunod kay Jesus na makasarili. Lahat ng sumusunod kay Jesus may malasakit para sa iba. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa para sa araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Nilikha ako ng Diyos upang makipag-ugnayan sa kapwa. May malasakit pa ba ako sa aking kapwa? Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinabi ni Jesus sa atin, kung dito sa lupa ay may dalawa sa inyong nagkakaisang humingi ng anuman, gagawin ito para sa kanila ng aking Amang nasa langit. Kaya manalangin tayo ngayon ng sama-sama, punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga miyembro ng simbahan, naway maging malapit ang kalooban sa isa't isa, at mamuhay sa kapayapaan at pagkakasunduan. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway igalang ang karapatan ng bawat tao
at iwaksi ang pag-uusig at pananakit. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Tayo naway makapagsalita ng katotohanan, ng may katatagan at pagmamahal, at tagapin ang anumang pagtatama ng iba, ng may kagandahang loob. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga may sakit, matatanda, at ang mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway makita nila ang kaginhawahan at kasiyahan sa kagandahang loob ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga yumao, naway maging malinis ang budi at maihanda sa walang hanggang pakikiisa kay Kristo. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ama naming nasa langit, kapiling namin ang iyong anak. Hinihiling namin na tulungan mo kaming manalig sa kabutihan ng bawat tao at maging mahinahon kami sa isa't isa tulad ng pagiging mabuti mo sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-aayong inihanda ngayong si San Roque ay ginugunita. Pagkalooban mo kami ng pagpapala ng kapayapaan at kaisahan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo,
magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagin ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa'yo'y
sinapupunan pa lamang ng aking ina. Ako iyong nakikiyana dahil ikaw ang may likha. Haba ng aking buhay, batid mo tataga. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ngayong ginugunita si San Roque ay magpabanal nawa sa aming kalooban upang kami pagindapating makasalo sa iyong sariling buhay sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y nilulululhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos saring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katatawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipinalangin mo po kami upang kami mayadya sa salot at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami mayadya sa salot at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami mayadya sa salot at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumama sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng mga pangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama,
Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Lord.